Welcome back mga KDB, si Avery. Magandang araw sa atin lahat. Andito na naman tayo sa kwentong ibon at tips. Eh ngayon po, ang pag-uusapan po natin tungkol sa init ng panahon. Sobra init ng panahon ngayon. Ang aga ng init, February pa lang, mainit na. Eh lalo na pag nag-summer. Ngayon po, magbibigay lang po ako ng mga tips na para hindi po ma-stress o hindi humantong sa kamatayan ng ating mga alagang ibon. Ito po, na-vlog ko ng huto dati, i-recap lang muna natin. Kasi talagang grabe init. Marami na nag-chat sa akin, marami na nagtatanong, namamatay daw ang ibon nila sa sobrang init. Ano ko ba dapat gawin? Ito, bigyan ko kayo ng tips. Okay guys, syempre magbibigay tayo ng tip para hindi ma-stress ang ating ibon o hindi umanto sa kamatayan. Kasi sobrang init nga naman. Totoo naman talaga, napaka-init. Kahit tayo mga tao, ramdam natin ang init. Hindi nga tayo makatagal sa labas. Lalo na itong mga ibon na sumasaliit sa ating mga tao. Una-una, huwag po natin hayaan na ang unang tip po natin, unang-una, huwag po natin hayaan na mawala ng tubig ang kanilang kulungan. Ayan, kulungan. Ayan, dito mo, may tubig sila rito, may tubig pa rito. O, ayan, diba? O, importante po yan na may tubig po sila dahil ang ibon po natin ay laging inom ng inom o laging nauhaw po yan. Kung hindi naman ho ay ligo ng ligo, importante po yan, number one po yan. Sila makainom ng tubig, makaligo, matanggal ang init ng kanilang katawan. Yun po ang unang-unang po natin, tubig. Tandaan nyo, huwag nyo kakalimutan na maglagay ng tubig. Kung may mga extra pa ho kayo lalagyan ng tubig, lagyan nyo ho. Kung maalis po tayo na bahay, nagtatrabaho tayo, kahit dalawa ho na lagay ng tubig, ilagay ho natin. Kung maubos pa ng isa, ay meron pa sila. At pangalawa po, trapal. Kailangan ho, may trapal ho tayo. Hindi po natin pwedeng irekta o narerektahan ng araw ang kanilang kulungan. Kasi ho, masyado mainit. Hindi ho kaya nila na matapatan sila ng araw, hindi na-stress sila o namamatay. Yan po, namamatay po sila pag ho na direktang init na tinatamaan sila. Pangalawa ho, umiinit din po yung tubig na inilagay ho natin. Hindi rin ho nila maiinom. Yun ho, trapal. Yun ho yung pangalawa ho natin. Okay guys, yung pangatlo po natin, kailangan po natin muna tayo maglagay ng ventilation. Maglagay muna tayo ng ventilation gaya ng mga electric fan para yung init po sa ating loob ng pinaglalagyan o kung sa labas man yan, at least na umiikot po, sumisirculate po yung init, hindi po ganun kainit. Ayan, gaya po nito, kita po sa inyo. Yung mga electric fan po tayo dyan. Ayan. Kahit maliliit na electric fan lang ho, mag-circulate lang po yung init. Hindi ho talagang mainit na mainit, makaramdam mo na sila ng konting ginhawa. Kaya kailangan natin din ng mga electric fan, kung ano man ang meron ho kayo dyan. Kahit maliliit lang ho, lagyan doon na natin yan, yung pangatlo ho natin. Ngayon po, yung pang-apat po natin. Okay, ngayon po, yung gaya sabi ko, yung pang-apat po natin, gumamit po muna po tayo na kahit anong vitamins, gaya po ng mga ganito. Ito, ano ba ito? Electrogen. Mura lang po ito. Ang importante po, magkaroon po sila ng vitamin at lumakas ang kanilang resistensya sa panahon ng tag-init na medyo mabahaba ang kanilang buhay. Ayan po, lalo na ho, mas maganda ho kung makakabili ho tayo ng mga vitamins na merong electrolytes. Ayan, electrolytes. Pero yung mga ganito, pwede na rin ho to, kung wala naman ho tayong budget. Mura lang ho to, nasay lang ho to. Yung mga hindi gumagamit ng mga vitamins, gumamit muna ho tayo. Pagpalakas ho ng resistensya ng ibon, marami ho ang gamit ng bitamina kaysa sa wala ho tayo ginagamit sa bitamina.
Okay, yan po yung pang-apat po natin. Importante po ito mga sinasabi ko po sa inyo. Okay, bali ang panlima po natin. Kung may mga inakay na po yung mga breeder ho nyo, gaya ho nito. Ayan, may mga inakay. Medyo imomonitor po natin kung napapakain po sila. Kasi ho, mabilis po ma-stress ang mga ano natin, mga breeder ho natin dahil sobra po init. Ayan po. Kailangan po tingnan po natin ang butchi kung napapakain po sila. Kung hindi po sila napapakain, pwede po natin kunin yan at i-poster. Kung hindi natin ipoposter, i-handpid na po natin. Mapipilitan po natin tayo na po magpalaki, tayo na po magsubo. Poster. Tsaka po, ito po yung pang-anim. Kailangan po yung nest box po natin ay wala masyadong laman. Kasi iba po, pag naglalagay po tayo ng malunggay, yan ho, yung bumbu yan, nagkakaroon, nilalagyan ho nila yan. Eh ngayon po, huwag ho muna ho tayo maglalagay ng, hindi ko sinasabi huwag ho tayo maglagay ng malunggay kasi wala ho naman silang magiging nesting material. Ibig sabihin ko, bukasan po natin kasi ho, mainit po. Kaya kailangan mo bukasan ho natin, gaya ho niyan. Medyo luwagan ho natin para makahinga-hinga yung mga ano ho natin, yung mga inakay ho natin. Ayan. Hindi po pwedeng punong-puno itong nest box ho natin ng nesting material. Ay kawawa naman po yung mga ating mga alagang ibon. Kaya mas mabilis ho, ma-stress. Mga breeder ho natin pag ganito mainit ho ang panahon. Kaya may i-monitor ho natin kung may mga inakay. Kung may mga inakay po sila. Ayan po guys, nagbigay po ako. Marami pa pong tip yan tungkol sa mga kung paano natin mabubuhay o maratakasan itong tag-init pa ito. Marami pa po yan. Ang binigay ko po yung mga basic, yung mga kinakailangan natin gawin. Okay guys, sana po medyo makatulong po sa inyo yung binigay ko sa inyo mga tip. At sana po maging sigla ang ating ibot at paparami natin ng gusto. Kahit summer, dapat napaparami po natin yan. Pero yung iba ho, ginagawa pagdating ho na summer, ay yung po ang panahon ng pagpapahinga ng kanilang mga breeder. Iba ho. Pero syempre, may kanya-kanya tayong lugar, may kanya-kanya tayong pwesto ng pinag-iibunan natin. Sa mga, lalo na sa mga outdoor, importante itong mga sinabi ko sa inyo. Okay guys, hanggang dito na lang po muna tayo at sana po huwag niyo kakalimutan mag-like, share at subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod kong video. At maraming salamat po sa inyo. God bless. I-share na rin po niya to sa kapwa nating mag-iibon. Salamat po.